give chance to others, sabi nga. Hindi pwedeng tayo lang palagi ang tatanggap ng biyaya, hindi pwedeng tayo lang palagi ang bida. Hindi pwedeng tayo din lamang lagi ang masaya. Sabi nga, anak din ng Diyos ang ibang tao. Kung tayo ay tumanggap ng biyaya ngayon, pwedeng iba naman bukas. Sapagkat kung tumanggap na tayo, nasa sa atin na kung paano natin ito pagyayamanin o palalaguin, kinakailangan yung iba din naman ay tumanggap ng biyaya. Ganito yung nangyari nung pagalingin ni Jesus ang biyanan ni Simon Pedro. Pagkatapos noon, yung iba pang mga kababayan ay pinagaling din niya. At hinahabol nila si Jesus. At sabi nila, nasaan ka ba? Marami pang nangangailangan ng tulong mo. Pero sabi ni Jesus, kinakailangan ko rin pumunta sa ibang lugar sapagkat sila man ay nangangailangan din ng biyaya. Kaya nga, kung tumanggap ka ng biyaya, huwag mong akalain na ikaw lamang ang may karapatan ng biyaya. Dapat mapunta rin naman ito sa iba. At kung ikaw ay tumanggap na, maging simula ka ng biyaya at pagpapala para sa bawat isa. At maging masaya sa pagpapalang tatanggapin ng iba.